Hindi na maganda to, Sasuke! Tara, Naruto! Huwag, Sakura! Pero! Kainis talaga! Hindi ako makakilos! Huwag kayong masyadong mag-alala. Wala namang kailangang mamatay! Huwag mong sabihin. Ginawa niyang White Zetsu ang lahat. Black Zetsu, ano bang ibig mong sabihin? Ang walang hanggang Tsukuyomi ay isang Uchiha technique? Mahal kong Mada, mas matagal na panahon na akong nabubuhay kaysa sa'yo! Hashirama, saan? Saan ako nagkamali? Obito! Siya kaya yung tinutukoy ni Lolo Hagoromo? Kaguya! Sasuke! Sa lakas nila, kaya tunin na Naruto at Sasuke. Sakura, huwag kang gagawa ng mapangahas. Ang mga nilalang na ito, sina Hagoromo at Hamura. Hindi, mas parang sina Indra at Asura. Si Hagoromo pala ang nagbigay sa kanila ng teknik. Sasuke, Naruto, mabuti naman. Di hamak na mas malakas ang chakra niya kay Madara. Alam ni Hagoromo na magpapakita siya. Kaya niya ito pinagkatiwala sa amin ni Naruto. Obito. Ano ba talaga ang pakay mo? Ninshu ang lugar nito. Ang lupang ito. Ito ang aking tinubuan. Itigil na natin ang labanang ito. Dito sa lugar na ito. Naloko na! Lava ba yun? Baka genjutsu lang ito. Sasuke! Unahin mo sila! Ano bang ginagawa mo? Bakit inuna mo ba ako? Tinali ni Kakashi yung isang dulo ng kalatas sa kunay at ginawa niya itong parang lubid. Ang galing mo talaga, Sir Kakashi! Kaya nang nilalang na yun ang magsamo ng ibang dimensyon? Dito ka humarap, Naruto! Tanging ang kapangyarihan ng Rikudum at ang kapangyarihan ko sa ngayon, ang makakapag-seal, alam mo na siguro ang ibig sabihin nito. Oo, alam ko yun. Ang kaso, kusa lang talagang gumagalaw tong katawan ko sa mga ganitong pagkakataon. Basta, bahala na. Alam ko na kung ano yun. Noong mga oras na yun, baka hindi na niya inisip ang ginawa niya. Pero, salamat, Naruto. Naloko na! Sagot na! Ngayon na! Yakugan! Gagamitin ko ang susano! Wala na ang tungkod ni Madara. Nakakagalaw na ako. Teka, bakit bigla na lang nawala ang chakra? Natalo kaya nila si Madara? Naruto, kaya mong lumipad! Nung pinalakas ng Rikudo si Madara, nagawa niya ring lumutang. Kage Bunshin Technique! Ikaw na ang bahala kina Sakura at Sir Kakashi. Sa akin lang ito. Wala nang ibang pwedeng umangkin. Pag-isahin ang lahat ng chakra! Hindi ako makahinto! Sasuke!
kahit susan na walang epekto. Itatakas ko na kayo habang pwede pa. Pinakaba mo ako dun ah. Parang itong tinatapakan ko ngayon. .com. Ang aking mga anak na binahaginan ko na chakra. Hindi ako makagalaw. Bumalik kayo sa inyong ina. Kinukuha niya ang lahat na chakra natin, Sasuke! Nakakaantig, hindi ba? Si Kaguya na kinulong ng sarili niya ang mga anak. Black Setsu, ano at sino ka ba talaga? Ako ang anak ni Kaguya. Itinala ko ang lahat ng pangyayari habang wala ang aking ina. Ay walang iba kundi ang kwento ng pagbabalik kay ina. Kung alam niyo na ngayon ang pangalan ni ina, nakilala niyo na siguro si Hagoromo. Bihira ako makakita ng muling pagkakatawang tao ni na Indra at Ashura, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo. Walang awang kinulong si ina ng kanyang sariling mga anak. Ginawa ng teknik ang Jubi na Chibako Tensei o Planetary Devastation Core. Pero bago pa man umepekto ang seal, ipinanganak niya ako. Wala akong candy, pero magsisimula na ang palabas. Totoo ba ang sinabi mong nagmula siya sa kalangitan? Opo. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Sabihin mo na! Tinatanong ka ng hari ng lupay na so. Tanungin siya! Pilitin niyong umamin! Opo! Ang pangalan ko, Kaguya. Ako po ang naatasang magbantay sa inyo. Sabihin niyo lang kung meron kayong kailangan. Ako po si Aino. Alam niyo po ba, bigla na lang lumitaw nung unang panahon ng punong yan. At ngayon, malago at sobrang laki na. Haring Tenji, narito sila Ministro Susaku at Genbu. Gusto raw nila kayong makausap. Ang problema yung lawang ito. Ito ay orihinal na pagmamayari ng Ka. Hiling namin na maibalik agad sa amin ang lupang ito. Anong problema? Sabihin mo! Kapag hindi mo ibinigay ang hiling namin, hindi ko alam kung anong maaaring maging kapalaran. Babalik kami rito para alamin ang sagot mo sa hiling namin. Anong ginagawa ro ni Kaguya? Para nga pong meron siyang hinihintay na kung ano para lumapit sa kanya. Sabi ng mga taga rito, nagmula raw sa langit si Lady Kaguya. Kanina ka pa rito sa labas. Siguradong nilalamig ka na. Nalaman kong gabi-gabi kang narito sa labas at nakatingala sa langit. Mula ngayon, sa tuwing malulungkot ka at titingala sa langit, sasamahan kita. Nandiyan ba si Hari Tenji? Gabing-gabi na, ano ang kailangan mo sa akin? Nasa hangganan ng mga taga ka! Kaguya, patawad pero kailangan kong pumunta sa hangganan. Huwag kang mag-alala. Pangako, babalikan kita kaagad. Umalis na tayo. Opo! Kung ganun umalis pala ang Kaguya na yon sa kabisera ng Su. Tipunin ang magagaling nating tauhan. Hahanapin natin ngayon si Kaguya. Opo! Dito ka lang pala nagtatago. Tama nga ang chismis, maganda ka. Isang babaeng dalisa. Lady Kaguya! Huwag na huwag niyo akong hawakan. Sisiguruhin kong babagsak ang lupain ng Su. Hindi kami pumunta rito para manggulo. Ang gusto ko lang protekta nila ang hangganan namin. Iniutos kong patayin ang sino mang maglakas ng loob na lumaban at sumugod sa mga tauhan ng lupain ng Ka. Kung ganun iutos mo na ngayong patayin si Kaguya, ang alaga mong si Kaguya, pinatay niya mga tauhan ko at pati ako pinagtangkaan niyang patayin. Si Kaguya, isa pala siyang halimaw. Si Kaguya ang gumawa nito. Walang duda na pinagtangkaan niyang patayin si Ministro Susaku. Talaga bang papatayin mo si Lady Kaguya? Kung hindi ko isusuko ang ulo niya, hindi matatapos ang digmaang ito. Bilisan na natin! Nasa banan na puno ang aking tadhana! Ah! Lady Kaguya! Kailangan kong pumunta sa banal na puno. Pumunta na kayo ngayon! Pipigilan ko sila! Ah! Ayo! Ah!
Kaguya. Magliwanag ka sa mundong ito. Mugen Tsukuyomi! Mula ngayon, ako na ang maghahari sa mundong ito. Kasama ang mga magiging anak ko. Araw-araw ganyan si Ina. Palagi siya nakatingala sa langit. Kahit naman kailan, walang sinabi sa atin kahit na ano si Ina. Walang nakakaalam kung anong nasa puso niya. Hoy! Haguromo! Hamura! Sumama kayo sa akin! Bakit, Haori? Anong problema? Wala akong kasalanan! Hali nga lang! Ano ba problema? Sasabihin ko sa iyo ang problema! Inuubos ng lalaking ito ang tubig ng palayan! Hanggang ngayon ba, hindi pa rin sapat ang dumadaloy na tubig para sa lahat? Bigla na lang humina ang daloy ng ilog papunta rito! Ang mabuti pa, kami na lang ang aakyat. Alis na tayo, Hamura! O sige. Ano, may nakikita ka na ba? May malaking bato na nakaharang sa daloyan ng tubig. Kaya nang galing ang malaking batong ito. Wala naman yan nung huli tayo narito. Ako ang naglagay dyan ng malaking batong yan! Hoy! Huwag niyo nga akong talikuran! Eh, isa naman akong palaka. Sabihin mo nga, nasisiraan na ba ako ng ulo o namamalik mata? Ibig sabihin, hindi lang ikaw nasisiraan ng ulo, pati ako. Hindi kayo nasisiraan ng ulo. Nagsasalita talaga ako. Wala naman nagtatago rito. Alam niyo, para sa isang tao, masyado kayong maingat at mapagmasid. Nakakatawa ka pala. Para sa isang palaka, napakadaldal mo. Inilagay ko rito ang malaking batong yan para makilala ko kayong dalawa. Hali kayo. Sumama kayo sa akin. Alam niyo ba kung anong tawag sa lugar na yon? Yun ang tuktok ng kamatayan. Nakita niyo na ba ang dalawa kung anong meron sa lugar na yon? Hindi. Walang nakakaalam kung anong meron sa lugar na yon. Sinisipsip ng banal na puno ang kapangyarihan ng lugar na ito. Kung gusto niyong malaman ang buong katotohanan, mabuti pa pumunta kayong dalawa sa tuktok na yon. Malaman ang buong katotohanan? Nandito na po pala kayo, Master Hagoromo at Master Hamura. Ano man laman ito, gamot? Kung hindi ako nagkakamali, tindero ko ng langis ng ahas, tama ba? Lagot na! Maayos na ang patubig ngayon. Kuya naman, hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin ang sinabi ng palakang yon? Tingnan mo, kasali silang lahat sa ritual ng banal na puno. Ano? Haori! Ano nangyayari? Nakatanggap kasi ako ng mensahe na kailangan kong maglingkod sa banal na puno. Ipangako nyo, huwag nyo akong kalilimutan. Ina, tapusin niyo na po ang ritual ng banal na puno. Hindi pwede, Haguromo. Kung ganun po, sabihin niyo sa amin. Bakit walang buwabalik kahit isa man lang sa kanila? Haguromo, hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niyo ang tungkol sa kanila. Kuya, iniisip mo bang... Iniisip ko umakyat sa tuktok ngayon din. Kung ganun, sige kuya. Sasama ako sa'yo. Hamura! Bakit ba? Gumising ka! Haori! Kuya, patay na siya. Minon, ito ang katotohanan ng ritual. Gabamaru, magpakita ka sa amin! Mukha yatang nagpunta na kayo sa tuktok. Sumama kayo ngayon sa akin. Ito ang lupain ng mga palaka. Ano yung kakaibang kapangyarihan na nararamdaman ko? Malayang dumadaloy dito ang natural na kapangyarihan na ang tawag ay Senin. Ang tawag ng lahat dito ay bato ng alaala. Nung unang panahon, nahulog mula sa langit ang punong yon. Naging kaaway siya ng lahat. Nakuha ni Kaguya ang kapangyarihan ng banal na puno. Si Kaguya lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Bakit niya pinoprotektahan ang banal na puno? Hindi ko alam. Hanggat nabubuhay ang banal na puno, tuluyang mamamatay ang dakilang lupaing ito. Kailangan natin kausapin si Ina. Duda ako kung kakayanin niyong magkapatid na harapin at pigilan si Kaguya. Gamamaru, pakiusap. Pwede mo ba akong turuan kung paano gamitin ang senin? O sige, may ipagtatapat ako sa inyo. Isang panaginip. Na panaginipan kong nakikipaglaban kayong dalawa kay Kaguya. Palagay ko hindi nagtagal ang panaginip niya. Kung nagtagal yun, hindi siya magmumukhang kabado. Damhin mo ang lakas ng enerhiya ng kalikasan at ipasok mo ang lahat ng yon sa iyong sarili. FixTV.com. Nasaan si Haguromo? Ba't hindi mo siya kasama? Hamura! Huwag ka nang lumaban. Wala rin namang magagawa sa akin ang biyakugan mo. Mensaherong palaka. Bumalik na sa bayan si Kaguya, pero hindi na nila mahanap si Hamura ngayon. Dumating na rin ang takdang araw ng pag-aharap. Hanggang dito ka na lang. Delikado na pagpasok doon. O eto, para ito sa inyong dalawa. Ramdam mo ba ang lakas ng kapangyarihan?
Maaari mong gamitin yan kapag wala ka ng oras mag-ipon ng kapangyarihan. Nandito ka na, ina. Nilabag niyong dalawa ang batas, hindi ba? Umakyat kayo sa bundok na yon. Mukhang inibig mo nga ang babaeng yon. Mahal na mahal ko ang lahat ng tao rito, ina. Saan ba talaga kayo nanggaling? Isang lugar sa malayong kalangitan. Pero balang araw, babalik sila upang sunduin ako. Ina, pakiusap. Dami niyong lakas ng pag-ibig. At huwag nang ituloy ang ritual ng banal na puno. Hamura! Kung tunay ang sinasabi mong pagmamahal, hindi mo magagawang patayin si Hamura. Pambihira. Ginawa palang bihag ni Kaguya si Hamura. Patawarin mo ko, Hamura! Kontrolado ka ni ina. Huwag ka na magsalita. Ano bang ginawa mo sa akin, kuya? Pasalamatan natin si Gamamaru. Hagoromo. Hamura! Nang dahil sa inyo nagawa kong gisingin ang Mangekyo Sharingan at ang Rinnegan. Teka, ano yun? Kuya Hagoromo, tingnan mo yun! At para protektahan siya, naging jubi ang banal na puno. Umabot ng ilang buwan ang napakatinding laban sa pagitan ng magkapatid at ng aking ina. Dinaig ng kapangyarihan ni Hagoromo at Hamura ang kapangyarihan ng aking ina. Shibak, Tensei! Ginamit ni ina ang natitira niyang lakas. Hinati ko si Sam na kaluluwang jubi. Palalakihin ko silang tumutulong at may tiwala sa tao. Nagdesisyon na ako na samahan na lang si ina. Hamura. Kabila ng mga nangyari, mahal ko pa rin talaga siya. Oh, sige kuya, mag-iingat ka. Pero naiwan ako sa mundo na mag-isa at walang kapangyarihan. Lumipas ang panahon, pumanaw si Hagoromo. Ang kailangan para muling mabuhay si ina. Rinnegan ang chakra ni Hagoromo na naipasa niya kina Indra at Ashura. Sinamantala ko si Indra. Hindi na piling tagapagmana. Nilagay ko ron na umugin sa Kuyomi lamang ang natatanging landas upang iligtas ang mga Uchiha. Nakagawa ako ng hulmahan ng paglalaban at paghahanap sa kapangyarihan. Subukang palabasin ulit ang kapangyarihan ng Rinnegan. Ngunit hindi ako ng tagumpay. Noong panahong lumabasin na Uchiha Madara at Senju Hashirama, naniwala ako na hakbang sa pagkabuhay ni ina. Natalo ni Senju Hashirama sa labanan si Uchiha Madara. Pero mautak si Uchiha Madara. Ginamitan niya ng teknik ang sarili niya. Nilagay ni Madara ang Izanagi sa kaliwang mata niya. Gamit ang kanyang kaliwang mata, hindi nagtagal. Nagising ni Madara ang kapangyarihan ng Rinnegan at sinamo ng estatwa ng Gedo. Uko ang organisasyon ng Akatsuki at dinala sila sa digmaan. Ako mahanap ni Kabuto ang bangkay ni Madara. At sa pagkuha ko ng napakaraming chakra ng tao sa paligid, tagumpay ko na nabuhay ang aking ina. Sa akin lang kayo. Sasama kayo sa akin pabalik sa makapangyarihang Diyos, ang ating ina. Ikaw ang kabuuan ng kasaysayan ng mga ninja! At dapat nga, masaya ang ina na makalaya kanyang mga anak sa bugat ito! Si ina ang ninuno at pinagmulan ng chakra. Kailangan natin makahanap ng pagkakataon para magamit natin ng Fuyin technique. At ang tanging uubra lang ay ang technique na yon. Ang technique na yon? Oo. Hindi ko alam kung anong binabalak mo, Pet. Kumusta na? Mukhang nagpapakiramdaman sila. Hindi Genjutsu ang kapangyarihan ng sapalit ang nagdala sa atin sa dimensyon na ito. Para siyang isang Diyos. Kailangan pa rin natin gawin ang makakaya natin. Seryoso ka ba? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya okay lang naman siguro kung subukan ko na to. Kapag nagkaroon ng tsansa, makakapagbukas ito ng pagkakataon. Ihahanda ko na ang kaliwang mata ko. Tara na! Okay! Tanggapin mo to! Reverse Iron Technique! Sa sitwasyon na to! Aba! Umubra na! Ito ang kasaysayan ng ninja!
O ano ka ngayon? Huwag mong sabihin nga sexy technique ni Naruto ang makakapagligtas sa mundo. Master Jiraiya, nasasaksihan mo ba ito? Ang lamig! Ano ito? Nagbago ang lugar. Ang lugar na ito, panibagong dimensyon na naman. Malamang... Ganito rin ang pakiramdam nung dinala tayo sa mundo ng kumukulong putik. Katulad din ito ng isang genjutsu. Nawala siya! Ang abilidad na ito! Ay nagagana ang ganong klaseng teknik. Estratehiya ko naman ang gagawin natin. Sabihin mo, bakit hindi mo pa sila paghiwalayin? Nasaan ako? Kainis! Una, hihigupin ko ang lahat ng chakra na meron ka. Bago ang lahat, kailangan ko munang makita si Sasuke! Tayo lang ang mga taong dinala sa mundong ito? Hindi. Ang totoong ako ay nandito rin sa mundong ito. Asan ako? Obito. Kakashi? Ginamot at pinagaling kita. Ano nga palang nangyari kay Madara? Napabagsak niyo ba siya? Hindi. Hindi ko alam kung ano ba talaga nangyari. Pero mukhang hindi niyo natalo ang kalaban. At kung hindi natin mapapabagsak ang Kaguya na yon, siguradong yun ang katapusan ng mundo. Simula pa lang naman ang umpisa, desidido na tayo. Tama. Nahanda tayong mamatay. Mukhang wala rin silbi ang paglalakad ko. Ang hirap paniwalaan. Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko maramdaman si Sasuke. Ang mga niyebe, gumagalaw. Yun! Sa banda ron! Nakipag-isa na siya sa kaligasan! Isang uri ng Jikokan technique. Hindi na talaga maganda to! Ang suspecha ko, dinala siya ni Kaguya sa ibang dimensyon. Lumalabas siya sa magkaibang panahon at lugar. Wala rin ito pinagkaiba sa jutsu ko. Ayos! Habang ako naman, tutulungan ko na yung totoong ako! Kaya lang, kakailanganin ko ang napakaraming chakra. Hindi ba sasapat ang 100 healing chakra ko, Obito? Pangako, hahanapin ko si Sasuke at dadalhin ko siya sa totoong ikaw. Obito, salamat sa pagligtas mo sa akin. Huwag mong pasalamatan ang isang tulad ko. Bantayan mo na lang ang kalaban. Kung ganun, wala nang maskara. Ako ay kaibigan ni Kakashi at alagad ng iyong ama. Nakatatanda sa'yo na nangarap katulad ng pangarap mo. Hindi ko nasasayangin ang oras sa pagsasalita. Hayaan mo sanang ako ang mauna sa inyo at mamatay para sa'yo. Sa wakas, nandito ka na ngayon sa dimension ko! Wala kang kalaban laban dito! Butol kay Riki Musso! Ayos yun ah! Inalakas ko pa ang chakra mo, Naruto. Maraming salamat sa iyo, Kurama! Dimension ko ngayon ang mundo ito! Naruto! Uzumaki! Bukas na! Nakapasok din pala siya. Imposible! Nawala siya! Ikaw ba ang tunay ni Naruto? Eh ano naman kung ako nga ang tunay? Wala na talaga tayong magagawa, ina, kung hindi ang patayin siya ngayon. Kailangan kong higupin ang chakra nilang lahat. Kapag naisil ka na, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo! Tamagurosh no haikuts! Eh,
pero wala na siya, kahit bilang isang bunshin. May matinding dahilan kung bakit nilagay ko ang sarili ko sa sitwasyong ito. Ngayong nakapag-teleport na kayo sa ibang dimensyon, huwag kayong magpapatalo. Napatay na natin ang tunay na siya. Pero bakit nandito pa rin sila? Kailangan maging handa ka sa pagbabalik ni Kaguya. Kung ganun, bullshit lang pala yung mga nakaharap natin kanina. Dalhin lang mo kami. Kailangan kong galingan sa pakikipaglaban para hindi na sila bumalik dun. Sigurado ako na konektado ang dimensyong ito sa iba pang dimensyon. Isa-isa nating bubuksan ang mga yon. Ibinigay ko na sa kanyang lahat ng chakra ko! Mabuti na lang at madali ako nakakonekta. Sino ba talaga si Kaguya? Hindi ko maramdaman dun si Sasuke. Yung sunod naman! Gagawin ko na! Sana naman tama ako na dito nga andan. Tingnan mo. Ano yan? At isa pa, meron akong natuklasan. Kabit sa katawan ng tunay na Naruto ang Godo, dama. Hihintayin kong gumaling ang sugat mo. Sabi nang kaya ko to eh. Tandaan mo, limitado ang chakra natin. Ayun siya! Sasuke! 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 Hindi maaari. Paano mo nagawa yun? Isa yun sa mga kakayahan ko. Mabuti na lang at nakarating ako rito. May importanteng bagay pa ako na kailangan gawin. Babalik tayo, kaya kayong dalawa. Kailangan niyo kumapit ngayon sa akin. Sige! Ang bagay na yun. Hindi kayo nagkakamali, ina. Wala ba talaga akong ibang magagawa kundi ang manood? Wala rin akong silbi para sa inyo bilang teacher. Hindi pa tapos ang lahat! Hindi ako papayag na matalo sa laban! Kailangan kong mag-isip kung ano ang dapat kong gawin. Imposible! Si Sasuke! Nalinaw niya tayo! Salamat sa inyong dalawa! Sakura! Obito! Nagpasalamat ka ba ng maayos kina Sakura at Obito? Mag-focus ka muna sa kalaban! Kailangan natin gawin ang kailangan. Hindi na tayo dapat magtipid sa chakra! Parang ang bigat ng katawan ko. Kaya lang, pati siya apektado. Lagot na! Umiling ka! Sasuke! Kailangan ko lang iayos ng konti. Hindi kita hayaan! Meron pa pala akong pwedeng magawa. Pwede kong iharang ang sarili ko sa kanila. Dumating ka pa rin. Muli tayong magkikita-kita. Tayong tatlo ni Naobito. Maglaan tayo ng oras na magsama ng tayong dalawa lang. Abala lang si Kakashi. Kaya iiwan ko siya rito. Obito! Kakashi! Kailangan mo na munang manatili rito. Huwag ka magmadali sa pagsunod sa amin. Pumunta tayo sa ugat ng Jikukan. Mas madali ka makakapagpagaling doon. Basta bantayin mo ang kalaban, Kakashi. Kritikal ang oras na ito para sa kanilang lahat, Kakashi. Mabuhay ka para gabayan ng susunod na henerasyon. Wala rin silbi ang gusto mong gawin ngayon, Naruto. Tama naman ang sinabi niya. Huwag mong sayangin ang chakra mo. Kinasusuklaman ang parehong mga kaibigan at kalaban. Wala kang karapatan. Tama ka! Maayos na uli ang mata ko.
Nakapunta na tayo rito. Hindi mo na siya matutulungan. Lumaban na tayo. Mauuna na ako. Kainis! Kainis! Bakit ganito? Tama na. Maraming salamat, Naruto. Noong nakita kita, pakiramdam ko, nakita ko sa iyo ang dating ako, Naruto. Siguruhin mo na magiging Hokage ka. Mas masahol pa siya sa daga at mas mahirap ang patayin kaysa sa isang ipis. Naruto! Sinisiguro ko sa'yong madudurog ko lang hanggang sa maging abo. Rin. Naku, mukhang naligaw ka ng landas, ha? Oo nga eh. Tandaan mo, pinanood kita. Tara! Pwedeng hindi man lang siya nasaktan. Ah, hindi maaari. Ano to? Madali na natin siya maikukulong. Hindi na siya. Mukhang tao. Mabilis ka nilang hihigupin. At napakabilis din nila. Alam ko yun. Sasuke! Protektahan mo si Sakura gamit ang Jujutsu! Susano? Sino yun? Sir Kakashi? Obito. Salamat. Imposible. Sigurado kong siya ngayon. Hindi ko maintindihan pero nailigtas niya ako. Poprotektahan ko na sila ngayon at ang buong mundo. Kamoy Shuriken! Kapangyarihan ito, ito ba ang Sharingan ni Obito? Ang chakra na ito. Giko ka na ito, ang eksklusibong teritoryo ni Ina. Ang hangin, apoy, lupa, kidlat, tubig. Katulad to ng mga bilog na nasa tabi ko. Masyado lang malaki ang isang yan. Kailangan maikulong na natin kagad ang tandang Kaguya na yan. Ililigtas natin ang buong mundo. Okay! Okay! Ano kaya ang mangyayari? Takot siyang makulong kaya maghiwalay tayo. Tapos palilibutan ko siya. Sige! Ang bilis niya! Kamoy Raikiri! Masama ito. Ang kanang kamay niya! Kung ganoon. Kung ganoon pala, pareho silang katawang tao ni Ashura. Kamoy! Huwag mo kong kakalimutan, kaya huwag mo ako mamaliitin! Naruto, Sasuke, Sakura... Mahal ko kayo. Rikudo! Shimaku! Tenzin! Nagawa nila. Hinihigup ba niya ang buong kalupaan? Sa wakas, nagawa natin! Hmm? Si Naruto! Naalala ko! Ayaw mong mapawalay sa iyong ina! Tama ba ako? Huwag ka masyado makasarili! Hay! Tapos na! Naikulong na natin siya! Aba!